Good day mga kol, welcome back na naman sa ating Munting Channel, Surplus TV. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-like, share and subscribe at i-hit yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads. Ngayon mga kol, ipakita ko sa inyo yung kulay gray Suzuki Every Wagon 4x4 full time full review. Tapusin nyo yung video mga kol para malaman nyo yung presyo nito at baka susunod na buwan o araw may pagbabago tayo sa mga price list natin sa mga bagong unit. Original spoiler. Yan. Meron ng chrome sa kanyang back door. Original Suzuki Every Wagon emblem. Taillight original. Ito po ay 4x4 full time dual sliding door with step board. Yan, gumagana yung ating power slide sa right side, then dito naman sa left side. Ginamitan natin ng remote control. So, tingnan nyo, papasok yung step board pag naka-close na yung ating isang sliding door. Yan, lumabas yung step board. Kulay po nito is metallic gray. Original Japan seat cover. Or original Japan seat. Tire rings at saka jack nasa loob nito. Original plastic. Dito, running board. Yan. Ito yung ating dashboard, mga panel board, original Japan. Binalik natin sa original Japan yung kulay, sorry. Yan. Kanyang ceiling. Tingnan natin. Ito'y original Japan. Dinitil lang natin gamit yung chlorine at saka bar soap. Tingnan natin yung step board dito kung paano siya gumagana. Yan, ito yung kanyang switch. Pag ito'y matamaan ng ating sliding door, so mag-connect yung negative. So mag switch off siya, kaya papasok yung ating step board. Presyo po nito mga kol is 260,000, 4x4, aircon, power steering, full time. Pero baka sa susunod na buwan o susunod na araw, magbago yung presyo nito. Kasi medyo nagmahal yung ating mga supplier sa Japan. Tapos yung shipping din, yung auction doon sa Japan. Pero hindi naman tayo lalagpas sa ating mga target na presyo. Medyo may kunting pagtaas lang.
So, nandun yung speaker, nakakita ko na. Merong lighter. Yan. So, sobrang kinis ng ating kulay. Yan. Ito'y original Japan Toyo brand na ating tire. So, 2018 manufactured. So, matagal pa. Okay pa itong tire natin. Di naka-undercoat po yung ilalim ng ating sasakyan, mga kol. Quality talaga yung ating Pentora. Mami tayo ng Ansel paint. Tingnan natin dito sa kabila. Sunod mga na mga araw mga kul, pakita ko sa inyo yung paano gumagana yung full time na 4x4. May isang unit ako, subukan natin. Ito po'y gas tank dito. Subukan natin kung paano gumagana yung ating 4x4 full time. D64W K6E engine, 660cc turbo po ito. Power window switch. Sa laging nakantabay sa ating mga video uploads mga calls, salamat po. Salamat po sa inyong support ha. Tingnan nyo yung moist ng aircon. Yan yung nagpakita ng tindisi na malamig talaga yung aircon. Yung sun visor. Okay. Ito yung intercooler, intercooler din yung isa fog lamp. Then ito yung condenser ng ating aircon, din katabi niyan is at yung ating regulator. So registered po siya 2020, year model dito sa atin 2020. Manufactured po sa Japan is 2005 to 2010 model. Fender lights. Naka-chrome na po yung door knob natin or door handle. Power window, power mirror, push button slide left and right, auto step, yung heater sa upuan, din fog lamp, din headlight adjuster yung isa, din push button para mag-slide switch. Sa lahat ng laging nanonood sa ating video upload, salamat po. So, tingnan natin kung gagana ba yung ating remote kahit malayo tayo. Nakadistansya tayo sa ating unit. Kung gagana ba yung power slide natin. So, subukan natin. After nito, check natin dito muna. Ayan. Nakalimutan ko na i-on. So, atras tayo konti. Yan, tingnan nyo. Sa lahat ng nanonood, thank you po. Salamat po sa suporta nyo. Kung wala kayo, wala tayo dito, or wala ako dito. Sa bago lang sa ating channel, huwag nyong kalimutan i-like, share, and subscribe. At i-hit yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless po sa lahat. Keep safe. And Dudong Lagan or Surplus TV signing off.